Welcome sa sipnain.com. Ngayong araw, medyo exciting yung ating i-discuss, ano? Kasi makikita nyo sa title sa taas, eh, paano manalo sa swertres, ano? But before that, gusto ko na kayong unahan na, oo, mayroong way na pwedeng manalo, na sigurado, kaso lugi, no? So, ang ibig sabihin lang talaga niyan ay swertehan lang talaga yung pananalo, ano? Okay? So, tignan natin kung ano ba yung sinasabi ko na lugi, ano? Okay, overview muna tayo ng swertres. Sa swertres, mamimili yung mananayan ng tatlong numbers. For example, 0, 1, 5. Ano? And then, yung 0, 1, 5 na yan, isang ticket yan. 1 ticket worth 10 pesos. Ano? Okay? Kung mali, sumahod ka, so gusto mo bumili ng tatlo. Okay? So, sa bawat isang number na ito, hanggang 9 lang siya, pwede ka mamili hanggang 0 to 9. Ano? So, any number pwede. So, this is also one ticket, which is also 10 pesos. And this is another ticket worth 10 pesos ulit. Okay? So, magkano na nagastos ko? Kumastos ako ng 30 pesos para doon sa tatlong tickets na yun. Now, ang mananalo dito, kung hindi pa nagbabago yung price, ay 4,500. No? So, isang number, kung wari nanalo itong 023 na to, exact order, 023, hindi mananalo ako ng 4,500. Okay? So, 4,500 pesos. Na siguro tatanungin niyo pa paano ba sure na mananalo, ano? Well, mananalo ka nang sigurado kung tatayaan mo lahat ng posibleng combination, ano? Now, may paraan ba na matatayaan natin at may paraan ba para mabilang natin kung ilan ba yung tickets na kailangan nating bilhin? Actually, madali lang, ano? Kung titignan niyo, pwede tayong mag-start sa 0 0 0 and then 0 0 1 0 0 2 0, 0, 3. Oh, alam niyo na kung siguro saan ito pupunta. No? Then 0, 0, 9. Pag 9, ano susunod? 0, 10. And then 0, 11, 0, 12, 0, 13. Siguro alam niyo na kung saan ito pupunta. No? So, anong pinaka malaking number dito? Well, actually, hindi pa pinakamalaki, ano? Na 0 ang una, so magiging 0, 99. Yung pinakamalaking number, well, pwede natin ignore lang yung dash, ano? So, 99 ang pinakamalaki. Ano susunod dyan? Magiging 100. Yung 100, wala siya dun sa una. So, this is another number. So, magiging 101, 102, and so on. Hanggang saan pwede? Anong pinakamalaki sa lahat, kumbaga, sa lahat ng 3-digit number? Siyempre, 999. So, sinabi natin kanina na sa bawat isang combination na to, bawat isang number ay, well, bawat isang triple, for example. Kasi yung triple, yung combination na itong tatlo. Isang ticket yan, di ba? This is 1, this is 2, 3, 4, and so on. So, pagdating dito, how many tickets? 999 tickets? Nga ba? 999 from... Kung dito ka magsisimula sa 1, ano? Pero nagsimula tayo sa 0, so magdadagdag tayo ng isa. So, ilang tickets ang kailangan natin? Kailangan natin ng 1,000 tickets. Ayun. Pag bumili tayo ng 1,000 tickets and then ninumbera natin ang sunod-sunod na ganito, sigurado tayo mananalo, no? Sigurado isa dun lalabas. For sure yan. Pero, ang problema natin, isang ticket natin is, magkano? 10 pesos per ticket. Ibig sabihin yung 1,000 ticket natin, magkano gagastusin natin? 10,000.
1,000 times 10 is 10,000 pesos. Ibig sabihin, kung siguro, kung gusto nating siguraduhin may lalabas dun sa mga tinayaan natin, bibili tayo ng 1,000 ticket at ina-number natin to. Pero, lugi tayo kasi ang mapapanalunan lang natin ay 4,500 pesos. Yan yung sinasabi ko kanina, ano? Ang mga kasino na yan, PCSO, lahat ng gambling companies, ang design, mathematically designed yung mga games nila such that ang mananalo ay yung company na yun, yung house sa gambling, ang tawag nila yata dyan is house. Ano? So, there is no way na sure, well, there's a way na sure na mananalo if yung panalo na sinasabi mo is lalabas yung number mo. Pero, lugi ka. Ano? Kaya, ibig sabihin, kung isa-summarize natin, wala talagang way para manalo ka. No? Talagang pure luck lang kung gusto mong tumaya ka na isang numero, dalawang numero. And of course, syempre, pag mas marami kang numerong tinatayaan, ay mas malaki yung chance mong manalo. Ano? Okay? So, I hope maliwanag yung aking explanation. Maraming salamat at see you in the next video.